Hello guys, for today's video, a reference photo is Ohm Pawat from Bad Body series. I started tracing the outline of my reference photo, then fill it with color with ratio of one part of the drawing is to one layer. Then I add another layer for facial feature as a guide. For the color palette naman, I just used the color picker. Tapos bigla ako ng color sa reference photo ko hanggang makabuo ako ng isang palette. Unlike my previous video, this one, I only add one layer for my shadow. And ginawa ko lang siya sa damit. Then, tingin lang ako ng tingin doon sa reference photo para doon ko ilalagay yung gray color para sa shadow. After applying the darker color sa part ng shadow, I use a smudge tool to blend it out. Dito naman ako nahirapan. Stop tayo ata itong hawak ni Ohm Pawat. Yung photo kasi nakapokus sa mukha niya and yung lower part is blurred. I don't know how to create a blur effect. So I did my best sa part na to. But I know it wasn't enough. Hindi ko rin alam kung anong iniisip ko kung bakit may mga bling-bling effect dyan. Dun sa may wristwatch. Hindi ko alam. Oh, bling. Sa eye part naman, what I did is nakita ko lang to sa YouTube at TikTok. I first applied base color, then drew the eye. Tapos blend lang ulit gamit ang smudge tool, then add black or darker shade of brown. Tapos clean ko lang yung excess na color nilagay kong una na base color para mag-shine talaga yung eyes. Then pag-satisfy na ako sa blend, i-lift ko na siya, then lipat na ako sa kabilang eye. Guys nga pala, kung bago ka lang sa channel, please do like and subscribe at click mo yung notification bell. Pag wala kang magawa, share mo din to. Struggle is real din ako sa lips. Kasi feel ko, the color palette I have for the lips is not complementing sa skin tone na na-apply ko. Pero so far, same method, I put the base color, then add the darker shade for shadow and lighter shade for highlight. Blend ko lang siya. Ganun, blend to the max. Siguro naman napansin nyo na sa mga drawing ko, I use darker and harsh lines. Tapos in-smoothin ko yung gilid niya. Or yung edges. Para sa mga ilang details. Like ito sa lips yung gitna. Tapos yung sa outline ng eyes. Para naman sa eyebrows, I use a short hairbrush under material section sa Procreate. I applied it lang na yung stroke is from where the roots are, then single many strokes hanggang ma-feel ko yung area. Para sa nose, since hindi naka-side view si Ohm Pawat, same method, I drew triangle, then using smudge tool to blend it. Blend lang until feel ko na nagbi-blend na siya dun sa face, nagbumuka na siyang nose. Later pala, I did something wrong sa drawing ko, chika ko mamaya. Nga pala guys, meron din akong Twitter at TikTok. Sa TikTok, it's the same content pero 30-second time-lapse lang nitong drawing na to. Going back, daming patalastas. Dito, nag-add na ako ng contour na until now, I don't know how to do. Ang hirap na hirap ako. Hindi naman kasi ako nag-makeup. Ang lifeless naman ng drawing if I don't add some contours. And ginawa ko din siya dun sa neck part. Siyempre kung saan nag-create ng shadow yung baba dun sa neck part para ma-separate mo din yung neck dun sa face. Sobrang hirap na hirap talaga ako dun. Hindi ko alam kung paano. Pero so far, ayun. Siyempre, dito na naman tayo sa part na to. Yung blurred part sa reference photo. Basta use darker shades of brown na lang para di naman lifeless yung lower part ng drawing. Kasi hirap na hirap talaga ako mag-create ng blur effect. Paano ba yun? Sa hair naman, gusto mo yun.
I don't know either saan ang galing yung maroon or yung peach ba yan. May magic ata yung color palette ko. For hair, I use the flowing hairbrush under material section ulit to paint and also to blend colors. I also use a fine tip na pen dun sa brushes para sa mga single strands ng mga hair. Yun nga pala, chika ko na, yung very wrong na ginawa ko dito is, I changed the skin color to darker one, then I forgot that I did the nose on a different layer, so I left the nose on lighter shade. Ayan, oh, pili na ako ng background. So far, okay naman ako kahit di ko masyado naayos yung nose. Thank you so much guys and see you on my next video.